One, two, three, come on! My channel, this is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ngayon talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C, plus dagdagan mo na rin ng tender juicy hot dog para ikaw ay maging masigla at malakas ang iyong katawan. So, yan talaga ang naiulugot ng pa-Ovaltine. O, oh, diba? So, kamusta naman? Una sa lahat, gusto ko po muna i-congratulate syempre ang ating kaibigan na si Geisel Ortega. Dahil finally, yung kanyang channel ay na-monetize na. So, guys, sa lahat ng sumuporta kay Geisel Ortega, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng nanonood ng videos niya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Malaking tulong po ang nagawa ninyo kay Geisel Ortega. Yan nga, syempre naging YouTuber na ang lola ninyo. So thank you dahil sa support ang binigay ninyo. Pero guys, sana hindi kayo magsawa sa pagbigay ng suporta kay Geisel at ganun din sa akin, syempre. So yun, so guys, maraming salamat kasi hindi pa doon natatapos ang lahat. Lalaban pa lang si Geisel Ortega. Katulad ko, lumalaban araw-araw. So yun, so guys, syempre, ito nga. Marami tayong chika ngayon. Ako, nakakaloka. Ay, nako, mukhang maganda ang magiging 17 natin ngayong Marso dahil dalawang international pageant ang mapapanood natin bukas. Ito nga ay ang Miss World at ang Miss Eco International. Nako, excited ako dyan. So guys, ang tabayanan po ninyo, ang Miss World po mapapanood nyo po bukas ng 8 a.m. ng umaga sa CNN. At ang Miss Eco naman, syempre back to back yan. So ang Miss Eco naman ay sa gabi naman po ninyo mapapanood. But ito nga, ano ba ang chika at ano ba ang latest? Maraming nako naglalabasan na chika. Emmanuel Vera, bulong-bulungan nga daw, nasasali nga daw ito sa Miss Universe Philippines. After nga mag-announce ng Miss Universe Philippines na after nilang makapili ng top 30 ay may kukunin pa silang dalawang kandidata. At ayun nga, isa nga sa mga pumuputok ang pangalan nito ni Emmanuel Vera na join nga daw dito sa Miss Universe Philippines. Oh my gosh! Ako ko akong tatanungin ninyo, so why not? Diba? Maganda at magaling itong si Emmanuel Vera, lalo yung kanyang communication skills at may experience na siya sa international pageant. But guys, hindi pa natin to kumpirmado kasi ang alam ko itong si Emmanuel Vera ay reigning queen na dito sa Miss World Philippines for 2021. So syempre, kailangan niya muna magputong ng corona doon sa Reina Hispano, sa magiging Reina Hispano-Americana Pilipinas for the 2022. So kaya ang tingin ko medyo malabo itong mangyari. Pero kung sasali siya, why not? Diba? Bakit naman hindi? So sino ba naman ang ayaw na makita uli si Emmanuel Vera na mag-join nga dito sa Miss Universe? Pero ang isa sa mga naririnig ko, yung kapatid niya ang sasali ng Miss Universe Philippines, hindi si Emmanuel Vera. But hindi ko rin kumpirmado kasi ang noon nabalitaan ko yan eh. But ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyari. So, alam niyo naman ako, hindi naman ako marites, di ba? So, yon. So, hayaan na muna natin at tabayanan na muna natin kung ano ba ang kaganapan na mangyayari dito sa Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin kung etong nga si Emmanuel Vera ay aari ba nga or hindi ba dito sa Miss Universe Philippines. Huwag natin pangunahan, guys. So, dapat matuto tayong maghintay. Nako, ano ba, mga chismosa. Charot! So, yon. So, hintayin lang natin. Anyway, so ito pang chika, Kathleen Payton. Nako, nga, papatunayan niya sa atin lahat ang kanyang galing dito sa competition na Miss Eco International for 2022. Kasalukuyan na nasa Egypt na itong si Kathleen Payton at nakikipagsapalaran para sa corona nga ng Miss Eco. Alam naman natin ang Miss Eco ay talagang ang Pilipinas ay isa yan sa mga paboritong manalo dyan. Hindi dahil sa kumihingi sila ng publicity ha, dahil naman syempre magaling naman talaga ang mga pambato natin dito sa Miss Eco International at isa nga sa mga talagang
ang nako, inaabangan ng mga kababayan natin ang corona na ipuputong dito kay Miss Kathleen Payton. Bukas na nga yan ng gabi. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Kasi isa yan sa mga inaabangan natin yung laban nga ni Kathleen. Alam naman natin yung ganda na meron ng pambato natin dyan. But guys, syempre hindi lang si Kathleen ang maganda ha. Ako nakikita ko na isa din sa mga malakas na sa competition na to, itong si Miss Brazil, si Miss Venezuela, si Miss USA. Ayan talaga yung mga nakikita ko na ko hindi mo pwedeng isang tabi sa Asia naman. Isa rin si Miss Malaysia na medyo umaariba-ariba din sa competition na to. But guys, syempre malalaman natin yan bukas lahat kung sino ba ang tatanghaling bagong Miss Eco International for 2022. Kung ito ba ay makukuha ni Kathleen Payton ang corona. So yon. So syempre excited ako. But kung excited kayo, may isa pa tayong dapat abangan dahil ito nga si Tracy Maureen Perez. Ay nako, finally! Matutuloy na ang kanilang coronation night at ito nga magaganap na bukas nga ng gabi dito nga sa Puerto Rico. At lahat tayo ay nag-aabang dahil isa si Tracy sa mga parang feeling natin na kumukhang ito ang mananalo nga dito sa Miss World 2021. O, di ba? So, yung December kasi, di ba, naudlot na ang Miss World. At ngayon nga, ito nga si Tracy ay tuloy na ang kanilang coronation night. So, I'm so excited kasi ang tanong na nakakarami, si Tracy na nga ba ang mag-uwi ng ikalawang corona ng Miss World sa ating bansa after noong 2023 na nakuha nga ni Megan Young ang kauna-unahang corona ng Miss World para sa atin. So syempre lahat tayo ay excited, lahat tayo ay talagang nananalangin sa Panginoon na sana nga makuha nga ito ni Tracy. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre doon ako kay Tracy at ang kinin na natin ang corona ni Tracy, di ba? Putong na natin yan kay Tracy. But syempre, kailangan pa rin natin ipagdasal at hindi natin alam kasi sa totoo lang, ang dami namang magaling na kandidata talaga dito sa Miss World ngayong taon na to. Pero syempre, nandoon tayo sa naniniwala tayo dito sa pagbato natin na alam natin na isa siya sa mga talagang kukuha ng corona. At aabangan natin yan bukas. Sabay-sabay natin tunghayan sa CNN 8 AM dyan sa Pilipinas ang laban ni Miss Tracy Maureen Perez dito sa Miss World 2022. Oh my God, 2021 pala yun. Sorry. So yun, so I'm so excited. So gagawa ako na reaction video ko dyan. Ay nako, sana si Tracy ang manalo para panalo din ang video ko. Charot. So yun, so malalaman natin yung lahat bukas. So yung lahat ng gumugulo sa isip natin, lahat ng mga haka-haka natin about Kathleen and Maureen, bukas natin yan malalaman lahat. Kaya na-excite ako sa kanila. Sobrang na-excite ang lola sa video. But guys, syempre hindi lang yan. May isa pa tayo na dapat supportahan na kandidata din natin na magkukumpete din bukas na bukas din. Ito nga ay wala ng iba kundi si Miss Maricris Valdez Castro na lumalaban ngayon dito sa Miss Mesoamericana International. Yes, sa kasalukuyan din na nagkukumpete din itong si Maricris. Dream come true para sa kanya kasi syempre si Maricris, kung natatandaan ninyo, lumaban niya ng Miss Universe Philippines 2020. So yon, so kung natatandaan niyo siya, isa siya sa mga magaling magsalita, maganda, kamukha ni Joyce Jimenez, alam mo yon, yung beauty na katulad ni Mama Sam. So yun, nakakamukha kami ni Maricris. At ito nga, syempre, malakas din syempre ang laban ni Maricris dito sa competition na Miss Meso America to International. At ito ang kauna-unahan na magkakaroon tayo ng bagong ito ang kauna-unahan na nagkaroon tayo ng representative dito sa competition ng Miss Meso. So medyo hindi nga kilala kasi nga sa Amerika nga ginagawa to. At alam mo yon, yung parang appointed lang talaga itong si Miss Maricris at masyadong rush ang labanan dito sa Miss Meso America to International. Balita ko, dalawang Pilipina nga daw ang lumalaban dito. Yung Miss USA din daw ay from the Philippines din daw siya. O, di ba? So, yun. So, abangan natin bukas kasi bukas nga din ang coronation night nila ng gabi. At malalaman natin yan kung magwawagi ba dito si Maricris. O, di ba? So, yun. So, pag-pray natin yung mga kandidata natin and then, of course, good luck kala Kathleen, Tracy, and then, of course, Maricris sa competition nila sa international pageant. Sabi ko nga kapag Pilipina, ay, nako, world-class beauty yan. At
syempre, nandoon yung kinakabahan pa rin tayo, miski pa paano. Huwag naman tayo masyadong feeling. Nandoon yung kabado, nandoon yung parang sana sa atin to. At manalig lang tayo sa Panginoon, no? So, yung, kung ano man ang kahantungan ng pageant natin bukas, ay bahala na ang Diyos. At huwag na natin silang masyadong, ano, huwag na tayong masyadong mangamba. Kumbaga, magdasal at magtiwala na lang tayo sa Panginoon para sa mga kandidata natin. Oh, so yun! So guys, maraming salamat sa inyo lahat, sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan. Ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe naman kayo sa channel ko. Maraming salamat guys, and God bless you all sa lahat ng nagbibigay suporta dito sa channel ko, sa walang sawang panonood ninyo, sa magandang mukhang to. Maraming salamat guys. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa Kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you next time!